Welcome sa The Plant is Right by Hemp. So, ngayon po guys, nakikita natin ito, no? Si Paraiso Bede. Napakaganda, napakalash. Ang dami niyang daon. And naka-fern pole po siya ngayon. Di ba nakikita niyo fern pole, ano? And nakita niyo na may mga ugat niya, no? Ngayon po lalagpasan po siya. Lalagpasan po siya sa ating dulo ng ating fern pole. So, ano pa pang gagawin natin? Siyempre, dilagyan ko siya, I think this was a month ago, dilagyan ko siya ng mga containers to enhance their roots para mas lalong magwala yung mga roots. And right now, I think the time is right. Medyo kumuputok na yung mga ugats niya and syempre excited na tayo magtropa. So, meron po tayong disinfected na pangputol po ng ating mga nodes. Okay, so sa nakikita natin guys, baka hindi nyo nakikita kasi nasa kapilang side yung camera man natin, pero basically, ayan, lumilipat na siya ng angulo. Ayan, ayan, lapit pa dito ma'am, ayun, kitang-kita na po ba? Ayan, so ito po yung ating ipopropa. Mag-start po tayo dito, no? Makikita nyo, medyo dikit-dikit yung mga nodes niya, no? And here, meron pong one ugat and another ugat here. Para sure talagang alive. Tapos meron tayong nakasingit doon. Unfortunately, hindi ko na po yung makukuha. So, since dalawa na may ugat dito, puputuli ko na rin yung namin. And another cut here later on. Pack. Another cut here. May ugat siya. 1, 2. No? So, I'm pretty sure enough na yun to sustain this, and ang dami palang roots nito, no? No, ito pala, ito lang pala i-sustain niya. Ito, tsaka yung pausbong na bagong shoot. So, guys, ano ba bang hinihintay natin? Let's go and start cutting it. Okay. So, mag-start muna tayo siguro, tingin ko. I-ready muna natin, no? Tanggalin na natin to. Baka kasi sumabit-sabit eh. No? Kunin na natin siya kasi pag kinata natin siya dito, yan, make sure na end to end yung putol, ha, para isang anuhan lang. Okay. In 3, oh, no. In 2, and 1. Yun. Okay. Hawak ko, ma'am. Ma'am, she. Okay. Ayan. Pumuhul. Mamaya kukuha po tayo ng ano, ng cinnamon para lagyan natin to yung pinagputulan para at least hindi pasukan ng kung ano-ano. So, let's go. Ito na po yung mga ugatski niya and ready for cutting na po. Ah, yun, oh, grabe, no. Ready for propagation. Tatanim lang. Talagay na po natin sa ating mahiwagang paso with special arid mix. Let's go. Okay guys, so meron na po tayo cinnamon powder, no? And we have a disinfected plate. Spray ako na po ito ng alcohol. So lalagyan lang po natin siya. Cinnamon powder is an organic fungicide, no? Na rin po. So sarap ang bango. Parang sarap ihalo sa ano, sa ating mga pancake. Okay, lalagyan lang po natin siya. Tumatapon. Ayan, ayan. So yun. Ayan. This cinnamon powder will help to ano, to heal the wound fast and make the ano, incision dry, and para hindi po siya magkaroon ng pasukan ng kung ano nung sakit, and para din yan, oh, mamatay yung mga possible na breathing na mga fungus. Okay guys, andito na ngayon tayo. Meron tayong aroid mix, no? Lakas maka-aroid mix talaga yun. So, meron tayong coco peat. Meron din tong coco cubes. Meron din tong cow dung na sa ilalim na natakpanan. Merong garden soil. Merong itong pupo ng manok, no? Ayan. And we have humid. So, alamin lang natin. Ano? Ah, tuturutin pala muna natin yung kain ng manok. Medyo kailangan eh, ano, tatayo tayo dahil eh, sabi nga sila sa itong pangalan, ano? Ayan. Ano ba? 1:1 lang ang ginawa ko guys sa timpla dito. Pero
Pero syempre merong plus or minus na ano yan, na difference. Pero ang pinakamarami talaga yung ano, syempre yung garden soil natin. Tikos ah. Ayan. So ayan. Tain ng manok. Ayan. So pag nagganto kayo ng mga tain ng manok, namaya, tapos may kainan ano, budol pipe, naku, sarap na. Sigurado. Malasa. Yes, so malambot-lambot yung tayo naman ako. So, huwag po tayo magtitipid sa, ano ha, sa soil. Yun po yung mga, yun po yung common mistake ng mga plantita. Tulad ko dati, yung nagsisimula. No? Nagtitipid sa, sa lupa. So, syempre, ang mistake, no, no? Yung mga plant mo, hindi siya kasing healthy, no? Kasing saya, compared dun sa mga plants na marami kang nilalagay na mga nutrisyon. So, mamaya, meron pa tong ano, yung balat ng shell ng ano, itlog. Pinapaaraw mo yung talaga para siguradong ito yung tuyo. Siyempre, huwag kayo maglalagay yung basa pa ha. Kailangan tuyo-tuyo po yung ano, shell ng itlog. Kunin na natin yung tinropa natin kanina, no? Na paraiso verde. See you later! Okay guys, ito hindi ko na namin napakita paano namin tinanggal yung mga DIY recycled namin mga ano, container ng mga ugat. Pero what we learned is walang masamang mag-recycle, no, ng mga gamit sa bahay. Pero ang experience kasi kanina, guys, kung nakita nyo lang, hirap na hirap kami tanggalin yung mga ganito. Saka antigas. Antigas pala. Tapos, syempre, yung akala nga namin nabali na kanina isang ugat dahil hirap na hirap kami tanggalin. So, learning, nasa lugar lahat ang bagay. Hindi, porkit sinabing DIY, ipipilit natin na, kunyari, umamit tayo ng mga bagay-bagay na pwedeng ulitin. So, siguro, ano, moving forward, ang gagawin natin is yung plastic cup talaga. Kailangan kasi guys, madaling makat yung container, no? Para hindi tulad dito, parang hirap na hirap kami kanina. Kaya wala na nakapag-video. Sige, ano ba next step natin dito? So, let's make sure na, ayun, medyo na-trauma tayo sa konti yung ugat eh. Oh. Ayun, oh. Pero buti na lang, minor injury lang. So, yun. Minor injury ka lang, ha? Ito, yan. Okay naman. Maganda naman yung mga ugats ko yan. So, guys. Ito, lazy naman powder. Kailangan po talaga to, no? Kasi may mga open wound. So, naitatanim na natin ang ating nakat na paraiso verde. Ready na yung ating aroy mix. So, yan po. Let's just put enough para po yung ugat ay hindi naman kagadulusot sa butas, no? And then, syempre, ang ating itlog. Mahilig po tayo sa itlog. Yung mga mahilig po sa itlog everyday. Ako po yun. Guilty as charged. Everyday po hindi nawawala ng itlog. Okay. Now, put our paraiso verde, kaso parang masyadong mababaw. Mukhang, ayan, nangyayari po yan. Ah. Masyadong mababaw. Nangyayari po yan pag hindi nyo natansya ng mabuti. Later on, lalagyan po natin ng stick para po siyempre, ayaw natin kumalit-alit. Siyempre, ang ating improvised stick. Actually, yeah. So, kung nasan po yung part na lumulundo siya,
yun po yung part na lagyan natin ng stick. One down. Later on, lalagyan po natin ng rooting hormone. Tsaka, actually, B1 yung ginagamit ko. Pagdilik natin mamaya dito. A few moments later. Lalagay po natin siya sa part na hindi nahahanginan, hindi nasasanggi. Okay. Sa akin, in a week. Grabe guys. Pinapawisan na ako. So, talagang ganun pa nagpa-planting ka talaga. Akala nila nakaupo ka lang or what, madali yung ginagawa na pagiging plant dito. Hindi, pinapawisan ka rin talaga. And it's one way of exercise. So, ngayon, itatanim na po natin yung ating latest proba yan. Okay. So, kuha po tayo ng soil. Gulay. Nakalimutan na itlo. Ba't hindi niyo sinabi, guys? Kanina pa kayo dyan nanonood. Hindi niyo sinabi na lagyan ng itlo. Okay lang, may pag-asa pa. Pero ito dilagyan natin. Para malaman niyo saan baka maglalagyan ng stick. Pero yung dalawa. Pero minsan, pagkisingay niya, dito lundo. Dito, hindi, di ba? So, dito tayo maglalagay ng stick. So, ganun po ang technique doon. Para alam nyo kung saan maglalagay ng stick na. Okay. Ayan. So, later on, lalagyan din natin ng B1 ito. Unang dilig natin, B1. Tapos sa mga succeeding dilig, pagka nag-dry na siya, yung regular tubig na lang. Okay? So, bantayan po natin siya na sana huwag lumungangin. Dahil pag lumungangin po siya, hindi po siya tumindi. Isang senyalis yung nahihirapan yung plant na makarecover. Yung ugat natin kanina, it should be enough. Pero, we really don't know. So, thank you for watching The Plant is Right by Hens. We propagated para iso verde. Nakagalawa po tayong paso. I hope dun sa mga naging sumulang mag-plant dito, plant dito dyan na nakabigay ako ng input. And para dun sa mga professional na dyan, if you could leave your comment on how I could do it better, that is really much appreciated from you guys. So until then, see you on my next propagation, The Plant is Right by Hens. High five! Actually, tapos na eh. Eh sabi ni Mrs. Ang pangit daw ng stick ko. Yung kahoy kanina. Kaya, dilagay namin yung... Nakuha namin na sa, sa party need shop, yung stick ng balloon na colored. So, yun na lang yung gagamitin natin. So, tatanggalin ko na po itong stick na kahoy. Kasi nga naman, di ba? May point naman si Mrs. Ang tsaka. Yan. So, yan. Mukha nga naman maganda na siya. At mas tayong-tayo na siya. So, ulitin, The Plant is Right by Hens. Peace out.